Why, Marcos? Because my whole elementary life is a lie. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you give them orders to wait. I told them to wait because there are many civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Minister Enrile, he said, "You talk to you, we withdraw it." My order is to disperse. We cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No. Hold on. You disperse the crowd without shooting them. Puro kasi nungalingan ng mga libro. My whole family really admired the late President McCoy saying that Marcos is the best president of the Philippines. And ang martial law... You know, when I proclaimed martial law, I didn't proclaim martial law alone. I asked the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country. Ginawa para protektahan yung bansa natin sa komunista at NPA at walang nakasaad doon na pwede silang pumatay ng mga inosenteng tao. You disperse the crowd without shooting them. Awang-awa kayo sa mga naapektuhan ng martial law pero hindi kayo naaawa sa Mindoro Massacre? Hindi rin ba masakit ang SAF 44? Yung 300,000 na naapektuhan ng Dengvaxia vaccine? Yung Yolanda victims na tinagulang nila yung mga pagkain? Iba. Hindi ba kayo nagtataka na lahat ng testimony ng mga mas matatanda sa atin iisa na maganda ang martial law? Hindi pa naman ang experience ko ng martial law days dahil yung napakatahimik, napakalinis ng kalye. Everyone was behaved, walang jaywalking, walang mga nagtatapo ng basura sa kalye. Everyone was disciplined. Ang lagi niyo pang bukang big magnanakaw. Eh, sino ba yung totoong magnanakaw? Sino ba yung nagpahirap sa bansa natin? Di ba yung mga Aquino? Alam niyo, sobrang gigil na gigil ako pag naaalala ko yung Yolanda. Kasi tang ina, ang daming tao na nangangailangan talaga ng pagkain doon. Pero anong ginawa niyo? Ha? Yan ba ang may tunay na puso para sa bansa? Bilang isang kabataang katulad ko, concern lang din ako sa totoong nangyayari sa bansa natin, ha? At putang ina, tama na yung 30 years. 30 years na bulok na sistema. Anong masasabi niyo sa 5 taon mahigit pa lang ni Duterte? Anong masasabi niyo doon? At paano hindi ka mabibilib kay Duterte? Nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Pero yung proyekto niya tuloy-tuloy. At kung hindi si Pangulong Duterte ang nataon sa pandemya natin, wala kayong ayuda ngayon. At dun sa mga kakandidato, ha? Huwag niyo kaming iiyakan ng sana-sana all. Hindi namin kayo nakita ng pandemya. Sana all may pakuna. Hindi. At sa mga galit dyan kay Marcos, huwag niyong kukunin yung 13th month pay niyo, ha? Huwag kayong dadaan ng San Juanico Bridge. Huwag kayong gagraduate ng PICC. Punta ng CCP, ha? Sa mga mahilig magteatro ho dyan, huwag kayong pupunta ng Pop Arts Theater. Sakit dyan na galit kay Marcos, huwag kayong pupunta ng Heart Center, ha? Tsaka Lung Center. Galit pala kayo, eh. At para sa akin, deserve ni Marcos na tawagin na hero ng bansang ito. Sobra-sobra na po yung kasinungalingan ng mga Dilawan, kaya hindi nyo na kami maluloko ngayon. Sa buong buhay ko, 2 pangulo pa lang at tinitingala ko, si Pangulong Ferdinand Marcos at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yun pa lang. And I stand Bongbong Marcos for 2022. Nga pala, ayoko ng presidenteng lutang sa interview. Ayoko!